Guys, welcome to my channel. It's all about Jan. At kung bago ka pa lang sa aking channel na ito, don't forget to click the subscribe button at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. And so for today's video, I'm gonna discuss or I'm gonna tackle, in my own opinion, what's gonna be the most common issues of the millennials nowadays. So kung gusto nyo guys malaman kung ano ang aking opinion sa problema ng mga kabataan ngayon, just keep on watching. So the number one most common issues of the millennials nowadays is jowa. Nakakaloka ang jowa na yan. So ang aking may papayo lang guys is, yun nga, siguro sa mga kabataan ngayon, you have to focus muna sa inyong mga sarili, assess yourself, and aral-aral muna guys, kasi at the end of the day, kayo rin naman aani nun kung ano yung, kung sino yung mga gusto yung tao. Kasi sa ngayon, mas maganda na mag-focus lang muna sa ating, sa inyong pag-aaral, at least mas mapasaya nyo pa yung inyong mga magulang dahil kung nag-aaral kayo ng mabuti. So saka-saka na muna guys yung jowa na yun, yung love life na yan, kasi makakahanap at makakahanap ka rin yan in the next future, okay? So number two most common issues of the millennials is too much use to social media, okay? So yun talaga ang pinaka most common issues rin talaga ng mga kabataan ngayon, yung sobrang paggamit ng social media. So guys, kailangan we have to be more responsible sa ating mga pinapanood nga sa internet, and kailangan rin natin bago natin i-share ang mga nakikita natin sa internet, mas maganda siguro na we have to think before we click it, okay? So mas maganda na alamin muna natin yung content ng mga video na yun bago natin i-share, or mga magulang, gabayan na rin natin yung ating mga anak para iwas na rin talaga abusive sa paggamit ng social media. Okay, let's go back to number three. Number three most common issues of the millennials is early pregnancy. Ayan, so marami rin talagang mga kabataan ngayon ang nabubuntis. It is because dahil din siguro sa kapababayaan ng mga magulang nila. So mas maganda talaga mga magulang na tuunan natin ng pansin ang ating mga, ang inyong mga anak para mas makapagpursigi pa sila sa buhay at makapag-aral sila ng mabuti. So yun talagang nakikita kong most common issues nga ng mga millennials ngayon. Yun na nga guys, number four most common issues of the millennials is depression. Okay, so marami rin ang mga kabataan ngayon ang nade-depress. It is because siguro dahil na rin sa family problem, and yun nga sa mga love life, or sa yung iba naman sa mga career nila. Kasi I've been there before guys, na hindi rin talaga maiwasan na minsan madedepress tayo, especially kung may mga bagay tayong gustong mitiin or gusto natin i-achieve tapos hindi po natin ma-achieve yon. So hindi maiwasan guys na madedepress po tayo, okay? So marami namang klase ang depression, okay? School, love life, yan, mga financial problems, yan ang mga iba't ibang sanhi ng depression. So it depends on you kung saan ka mas problematic. So mas maganda siguro guys na maging mas more active na lang, mas we have to think more positive na lang sa buhay para iwas depressed tayo. Mas marami, alalahanin natin na every morning we wake up, it's a blessing from God na yun ang ating gawin. Mas yun na lang isipin natin yung mag-pursue pa nga tayo sa ating mga career o kung anong mga bagay ang gusto natin gawin. We have to be more proactive. Most common issues of the millennials is financial problem. Okay, so marami rin ang mga kabataan ngayon na mostly hindi rin naman ganun ka wealthy talaga ang buhay. So medyo mahirap ang buhay sa ngayon kasi nga medyo nagmamahalan ang lahat. Mga kabataan talaga na hindi rin nila nabibili kung ano yung mga gusto nila. So mas maganda siguro ng aking may papayo diyan is we have to be contented na lang kung anong meron. Okay? So number 6 is bullying. Okay, bullying. Okay, marami ang sa mga kabataan, mostly mga high school student ngayon, mga K-12, marami ang nabubully. It is because dahil siguro dahil mostly nabubully ngayon mga bata, yung mataba o di naman kaya yung kung payatin ka, ayan, mostly mabubuli ka sa school or ganyan. So, ayan, so mas importante pa rin talaga siguro na gabayan pa rin talaga natin ang ating mga magulang, or mas maganda talaga na payuhan natin ang inyong mga anak para hindi na sila makapangbuli pa ng mga iba pang kabataan. Number 7 most common issues of the millennials is can't finish work or task under pressure. Okay, so marami rin ngayon ang mga millennials na syempre nagkatrabaho,
And mostly, medyo nahihirapan sila when it comes to multitasking nga sa trabaho. Ayan, medyo mahirap talaga yan, guys. Okay, number 8, most common issues is family problem. Kahit sino naman, guys, it's very normal na magkaroon tayo ng family problem kasi nga tao lang tayo, di ba? Ang isipin na lang natin, we have to pray na kaya natin yan. Look at the brighter side of the life, di ba? Yun na lang ang isipin natin. And pray lang tayo kay God. Powerful solution or most powerful equipment na gagamitin natin if we have problem is talagang prayers. And bisita-bisita rin tayo, guys, sa simbahan minsan. Number 9 is online dating. Oh my God. So ang dami rin ngayon, mga kabataan, kung saan-saan na sila na-engage. It is because of social media. Okay? It is because of internet. So maraming mga kabataan ngayon nag-engage sa online dating like Tinder, like something, Tantan or whatever. Mga magulang, gabayan pa rin natin ang ating mga anak kasi dyan rin talaga nagsisimula. Siguro, guys, mga millennials na ngayon, mas maganda nga, sabi ko kanina, mas maganda mag-focus lang muna tayo sa ating or sa inyong pag-aaral. Saka na lang muna yung love life na yan, okay? At ang aking pang-sampung most common issues of the millennials is lack of education. Alright? Marami rin ang mga kabataan ngayon ang gustong mag-aral. At meron din naman mga kabataan na nag-aaral pero hindi nag-aaral ng mabuti. Okay, so ngayon, guys, marami rin yung mga nagbabasura, ganyan. Yung iba mga nagtitinda ng mga palamig or whatever. As long as kahit hindi kayo nag-aaral, guys, okay lang yan. At least tumutulong kayo sa inyong mga magulang. Okay, my number 11 most common issues of the millennials is drug abuse. It is because of lack of love, lack of attention, lack of comfort. Mga magulang, I will advise you na mas maganda na gabayan ninyo ang inyong mga anak. Check ninyo ang inyong mga anak or kamustahin man lang ninyo ang inyong mga anak. Kasi marami rin sa mga kabataan ngayon na they were engaging to drugs. Yun na nga dahil syempre pag konting problema lang, yung iba doon na kagad pumupunta, which is hindi yun maganda. Sisira po talaga ang ating buhay pag nag-engage tayo doon. So yung mga advice ko sa mga kabataan ngayon, wag na wag nyo talaga siyang gawin. It is because masisira ang inyong kinabukasan. At the same time, hindi na kayo makapag-isip ng maayos pag nag-engage kayo doon or once na naging addict na kayo. 12 most common issues of the millennials is suicidal. Marami na ang mga kabataan ngayon na nag-engage na rin sa suicidal. It is because sa problema rin ng family. And meron din mga kabataan ngayon na hindi sila nakapag-open ng kanilang mga saloobin o kanilang mga hinanaing. So marami nga ngayon sa social media, guys. Mostly, gusto nilang magpakamatay or whatever. Siguro ano, yun na nga sabi ko katulad ulit kanina, ulit-ulit tayo na siguro pray lang tayo kay God na makayanan natin lahat ng ating mga problema. My number 13 most common issues of the millennials is overuse of gadgets. Marami ang mga kabataan ngayon na nakafocus na lang sila sa internet, nakafocus na lang sila sa social media. It is because parang yun na talaga ang kanilang mga naging libangan. Minsan hindi rin kasi maganda ang pag-overuse talaga ng social media or ng internet. So mga magulang, mas maganda na gabayan ninyo ang inyong mga anak sa paggamit ng internet or paggamit ng social media kasi hindi lahat is very helpful na nakatutok na lang tayo all the way dyan sa social media or internet. Marami pa nga ako, may napanood pa nga akong video, guys, na lalaki siya na super gamer siya, then ang ginagawa niya hindi na siya kumakain, hindi na siya as in totally kumakain, and then nagkasakit na lang siya. And then nagkasakit siya ng cancer of the stone, basta stone cancer yun, guys. Yun yung naging problem, yung naging sakit niya. Ngayon na sa huli ang pagsisisi. Okay, so mas maganda, guys, na we have to be responsible sa ating paggamit ng social media or ng internet. Okay, so yun ang magandang gawin natin. Kain-kain din tayo, guys. Okay, hindi masamang gumamit ng internet, basta alagaan pa rin natin ang ating mga sarili. So ayun na nga, guys, dito na nagtatapos ang aking video na most common issue of the millennials nowadays. At kung sa tingin mo naging helpful ang aking video na ito, huwag nang magatubiling i-share ang aking video. At bago mo nga gawin yan, i-click mo muna ang like button. Mag-comment down below ka kung sa tingin mo ano naman ang iyong opinion sa most common issue of the millennials nowadays.
at i-click mo na rin ang subscribe button at yung notification bell para updated ka na rin sa aking mga videos. See you on my next video. Bye!